Tunghaya natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Chapter 12. Halos paliparin ni Sander ang sports car para puntahan ang ina at si Anisha sa Paranaque Medical Center. Hindi malinaw ang nangyari, dahil walang tigil ang ina sa pag-iyak na kinailangan tulukan ng pampatulog para kumalma. Tinawagan niya si Cyrus dahil ito ang malapit sa lugar na sinundo naman ang asawa nito. Ayon kay Helga, niyaya ni Leigh ang kanyang ina para kausapin si Anisha at magpaparaya ito kung totoong nagmamahalan sila. Kung ano ang nangyari sa kondo ay walang makapagsasabi. But Anisha suffered head injury. Her mother was crying non-stop. And Leia is nowhere to be found. Tinawagan na rin ni Cyrus si Belinda at Mario dahil sa nangyari. Pagdating niya sa ospital ay agad pinuntahan si Anisha pero nasa operating room dahil sa mga tinamong injury. Pinuntahan niya muna ang ina ngunit tulog ito dahil sa itinarok na gamot. Agad siya nagpakilala ng doktor para makapasok sa operating room kung saan naroon si Anisha. Nanginginig ang mga kamay niya nang makita ang kalagayan nito. Blood stains were on her uniform na hinubad ng nurse para palitan ito ng hospital gown. Wala itong malay nang dalhin ito ng mga sumaklolo sa kondo at hanggang ngayon ay hindi pa nagkakamalay. Hang on, sweetheart. I'm here for you. Wika niya dahil dito sa nanlalabong paningin dahil sa hindi mapigilang pagluha. He never cried on his entire life until now. At hindi niya lubos maisip kung paano napunta ang babaeng minamahal sa ganitong kalagayan. They were happy when he left the condo. She was smiling and full of energy. Now, she was lying on hospital bed with all her bruises in her arms and unconscious. There is a slight injury in her scalp, Dr. Ebarinto. Few stitches would be necessary. We were still waiting for the result of the CT scan. Vital signs are okay but she remained unconscious. Please, do everything to save her. Gusto ko ring suriin lahat ang resulta ng mga test niya. Tumango naman ang resident doctor na naroon. Kinuha niya sa nurse ang lahat ng impormasyon, ultimo blood pressure at temperature nito. Nang dumating ang resulta ng CT scan, ay agad niya itong tiningnan. Wala namang internal damage kaya't nagpatuloy na ang mga ito para matahina ang sugat sa scalp na siyang sanhi ng pagdurugo sa ulo nito. She was beaten on her arm and it showed on her fair skin. Mga pasang nangingitim na. Kahit ang pisngi nito'y may bakas ng pananakit. He could not imagine what she had been through with Leia's outrage. Sana hinabalaan niya ito o naprotektahan para hindi ito umabot sa ganitong kalagayan. Matapos ang mahigit 4 oras, ay inilagi na si Anisha sa private room nito. She was still unconscious that made Sander worried about her. She should be awakened within 24 hours kung hindi malalagay sa panghariv ang kalagayan nito. She'll be fine, Sander. Wika ni Cyrus sa bunsong kapatid nang makita ang pag-alala sa kanya. Mula nang ipasok to sa private room ay hindi na nito binitawan ng kamay ng dalaga. Hindi pa rin ito kumakain dahil gusto nitong narunto kapag nagkamalay si Anisha. I can't believe Leia would do such things. At isinama pa si Mama. Wika ni Cyrus. She's sick. One of the reasons why I don't wanna marry her. Nagkamalay na raw ang Mama. Gusto mo bang kausapin? Tumaas ang blood pressure niya kaya't hindi pa siya nakakapunta dito. But she wanted to know what happened to Anisha. Napilitan siyang puntahan ito para alamin ang kalagayan nito at kung ano ang nangyari. Pagpasok niya muli ito napaiyak. Hinintay muna niyang kumalma ito bago nagsalita. I'm sorry, Xander. Hindi ko alam na gagawin niyo ni Leia. She said she just wanted to talk to her. Na kung totoong nagmamahalan kayo, magpaparaya siya. Iwika nito sa pagitan ng paghikbi. Hinapos niya ang likod nito para aluin. When we entered the room, I saw how she attacked Anisha. Nakita ko ang mabalasik niyang anyo. I tried to stop her but I could not. Tila inipon niya ang lahat ng lakas para tuluyang mapasubsob si Anisha sa sahig.
He closed his eyes for the pain that he felt for Anisha. Hindi niya gustong isipin na pinagdaanan itong hirap sa isang babaeng may sakit na depression. Hindi siya lumaban. All those times she just asked Leia to stop. Hanggang iuntog ni Leia ang ulo nito sa dingding nang walang kalaban-laban. Then she saw blood on her hands and she started to panic. Kahit ako nabigla hanggang sa sumigaw na ako sa labas para humingi ng tulong. Si Leia tumakbo na palabas para takasan ang ginawa. Bumalik ako sa loob para tulungan siya pero habang kinakausap ko siya, tuloy na siyang nawala ng malay. He was speechless for seconds. Worries and fears consumed him. Kung nagkamali na bagsak si Anisha at napasama ay maaari itong makoma. Though CT scan showed no damage on her brain, ayaw pa rin niya pa kasiguro. Lalo at unresponsive pa rin ito kahit nakalipat na ng silid. I swear, I could kill Leia for doing this. Nagtatagas ang bagang niya sa galit. Xander, lumipat si Cyrus at tinapik siya sa balikat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag tuluyan ang may nangyari kay Anisha. She is my life. I've never been happier and contented na makita ko lang siya ay sapat na. Wika niya habang inaalala ang magandang mukha nito, nakangiti at nakatitig sa kanya. Patawarin mo ako anak. Alam kong malaki ang partisipasyon ko sa nagawang ito ni Leia. I wanted you to marry her lalo nang sinabi niyang si Anisha ang dating kalaguyo ng kanyang ama. Na kaya siya pumatuloy para makapanghutot ng pera kay Mario. Hindi ko matanggap pati ikaw ay nahumaling sa kanya. In a way, yes. Magkalaguyo nga siguro ang tawag sa aming dalawa. Dahil ibinahay ko siya na wala akong ipinangako kundi ang bigyan siya ng mga material na bagay. But she is a fine woman, ma. Sa kabila ng pagpayag niyang iyon ay hindi siya tumanggap ng kahit na ano. She even buys her own grocery in the house. Ang kaisa-isa ko palang naibilis sa kanya ay isang kwintas na pinag-awayan pa namin para lang tanggapin niya. Muling pumatak ang luha, sabay ng isang mapait na ngiti. Bago ako umalis ng bahay kanina ay balak niyang kausapin si Mario para daw maitama ang mga pagkakamali at maiayos ang relasyon naming dalawa. Kung anong ibig niyang sabihin ay hindi ko alam. But I was planning to bring her to the house and introduce her to all of you and beg you to accept her. Naniniwala ako mabuti siyang babae, anak. When I saw her attack by Leia, I know she could fought back. Leia could be bigger than her pero kaya niyang lumaban. Ang pinagtataka ko'y walang galit sa mukha niya kahit paulit-ulit siyang pinasampal ni Leia. She saw our engagement this morning that Leia announced on national TV. Alam kong ginawa niya yun para saktan si Anisha dahil alam niyang may mamamagitan sa amin ngayon. Pinili pa rin niya magparaya pero hindi ako pumayag. I can't let her go. I want her in my life forever, ma. Nariyan na ang mga Soriano Center. Mula sa pinto ay sumungaw si Helga. Agad siyang tumayo para puntahan ang silid ni Anisha. I want to go with you, Xander. Wika ng ina at inalalayan naman ito ni Cyrus hanggang sa kabilang silid. Nagdilim ang mukha niya nang makitang yumakap si Mario kay Anisha, na noon ay wala pa ring malay. Belinda was standing next to her husband. Nakita niyang yumuyugyug ang balikat na matandang doktor dahil sa pag-iyak. Naririnig din niyang paulit-ulit itong humihingi ng tawad. Nang matapos ang pag-iyak ay inayos ito ang sarili, bagamat hawak pa rin ang kamay ni Anisha. You're done with her, Mario? Anak niyo, may kagagawa kaya siya nandyan at wala pa rin malay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring masama sa kanya. Isang masamang tingin ang pinukol niya dito. Walang mangyayaring masama sa kanya. Nagsisikip ang dibdib niya sa kaisipang baka hindi magkamalay si Anisha sa loob ng isang araw. But I swear, I will get Leia in jail because of this. Alam kong kaya ni Leia ang gawin ng ganitong bagay kaya natakot ako na naging dahilan para itago ang tungkol kay Anisha. Nagpanggap kami magkakilala lamang nang sa gayon ay magawa namin maging malapit sa isa't isa nang walang nagugulo. But I wish I could have done the right thing.
muling nagtagis ng mga bagang niya sa mga sinabi nito. He wanted to punch his face at ibuntun sa matanda ang galit niya dito at kay Leia. Wala silang karapatan para gawin to sa babaeng kanyang minahal. Walang tama sa naging relasyon niyo, Dr. Soriano. There's no point of thinking what could have been. She is my daughter, Santer. Lahat ay napalingon at napaawang ang mga labi sa sinabing ini Mario. Siya naman ay napako sa kinatatayuan at napahigit ang hininga. Ano? Girawin mo ang sinasabi mo, Mario! Tumataas baba ang dibdib niya sa galit. Pagkabigla at kaba, ayaw niyang kumurap hanggat hindi ito muling nagsasalita. 4 years ago when she entered my office and acted as a patient. Na magkausap kami, saka siya nagpakilala. She's my daughter outside my marriage, Xander. I had an affair with Susan when we had a medical mission in Batangas. Years ago. Alam kong nabuntis ko siya pero pinili kong lumayo at kalimutan ang nangyari. Tumigil ito sa pagsasalita at tila pinuno ng hangin ang tip-tip. At pagkuhan inagpatuloy ito. Nang lumapit siya sa akin, na ang gusto lang niya ay makapag-aral ng kolehiyo. Hindi sila matulungan ng mga kamag-anak ni Susan dahil mula nang mabuntis ito ay lumayo ang mga kapatid dito sa kanya. Somehow I felt irresponsible for not being a good provider for her. Kahit man lang sustento sa pagpapalaki sa kanya, wala akong naiambag. Gusto ko siyang pag-aralin sa pinakamagandang eskwelahan, pero tumanggi siya. Na naging pabor sa akin dahil hindi ko gustong mapansin ni Belinda ang pagtaas ng mga gastusin ko. Kung ano lang ang babayaran niya sa eskwelahan, ay in lang ang kinukuha niya sa akin. She was earning for herself. Nagtrabaho siya para sa pangangailangan nila ni Susan. And I was the proudest father when she finished her college. Gusto ko siyang ipagmalaki. Pero nauunawaan niyang kailangan naming maging sikreto ang lahat. Belinda has a heart problem. While Leia has depression. Huminga siya ng malalim at muling tinitigan si Anisha. Gusto niyang pagalitan ito sa pagiging mapagbigay sa lahat ng bagay. She could have gotten more from Mario. Pero simpleng pagkilala lang mula sa ama ay sapat na. And he felt the guilt for thinking worst about her all those times. Kung naipaliwanag niyo lang ang lahat, maaaring hindi nangyari ang lahat ng to. He could throw all the blame at Mario, but somehow, he understands the situation. Ilang beses ding naoperahan si Belinda sa sakit ito sa puso. Hindi ko alam kung ano ang tamang gawin ng mga panahon na yun, Xander. I am also worried about my wife. Hindi siya nagsalita and Anisha chose to compromise with her father at wala siya karapatang sisihin ng sinuman dahil wala siya sa sitwasyon ng mga ito. But his heart is broken seeing the love of her life suffered all the consequences after all her sacrifices. Na tila ba ito lang ang pinarusahan sa lahat ng iyon? Minsan, naiisip kong karma sa akin ang lahat ng to. Dahil tinalikuran ko sila. I gave everything to Leia. Atensyon, pagmamahal, pera. Pero napariwara pa rin siya. She turned into drugs and she were never contented even she could buy anything she wanted. Samantalang si Anisha ay halos hindi matulog sa kakatrabaho para lang mabuhay ng maayos. They were so different in so many ways. Araw at gabi ang kaibahan. Gusto ko mang ipakilala sila bilang pagkapatid. Alam kong lalo lang makakadagdag sa depresyon ni Leia. Lahat ng tao doon ay walang gustong magsalita. Walang tigil si Mario kapupunas ng luhang naglalanda sa pisngi habang nakatingin pa rin sa anak. Si Belinda ay nakatayo lang sa tabi ng asawa. Marahil inapag-usapan na ng dalawa ang mga bagay na yon dahil tahimik lang ito habang nagsasalita si Mario. Now he understood why she requested to talk to Mario this morning. His heart ran out of breath for the love and admiration for Anisha. Ang mga sakripisyo nito para sa ama at sa kanya sa mga matatalim na salitang nabitawan niya sa pag-aakalang may relasyon ito at si Mario. I was so jealous of you.
Kahit kailan hindi niya itinago sa akin ang pagmamahal niya sa'yo. Minahal niya ako sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Hindi ko siya nakitaan ng galit o panunumbat kahit minsan. And I love her that much na pumayag ako maging kahati mo nung buong akala ko'y may namamagitan sa inyong dalawa. Pag-amin ni Xander. Bakit hindi mo siya pinanintigan? You could have told me. Ibinalik niyang muli ang matalim na tingin kay Maria na kanina lang ay nawala na. Damn this man for asking him why, when he himself did the same thing. Ito ang unang nawala na paninindigan sa anak. Sa huli isinagot pa rin niya ang tanong nito. Tulad mo, hinaduwag din ako. Hindi ko matanggap na ang babaeng mahal ko ay may kalaguyo at kaibigan pa ng pamilya. Halos gumagaralgal na ang boses niya sa samot-saring emosyon. When I hinted that you had an affair with her, gusto kong ilayo siya sa iyo. But she was avoiding me all the time. Nagawa ko lang siyang ilayo sa iyo nung minsang sinugod na siya ni Leia dahil nalaman nila ang pagbibigay mo ng apartment sa kanya. She accepted me to leave me on my terms. And those were the happiest days of my life. Sana'y mapatawad ako ni Anisha. I'm sorry, Dr. Soriano, but I intend to press charges at Leia for doing this to her. Tumingin din siya kay Belinda na yumuko at iniwas ang tingin sa kanya. Nauunawaan ko, Xander, at nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo sa anak ko. Tumitig siya dito bago tumango sa huli. He still is Anisha's father. Nagpaalam na ang mag-asawa at nangako makikipagtulungan para mahanap si Leia para mapanagot sa ginawa nito. Umupo siya sa gilid ng hospital bed at tinitigan si Anisha na puro aparato sa katawan. She's stable and yet still unconscious. Wake up, sweetheart. Don't make me wait like this. You're killing me. Hinawakan niya ang braso nitong minangingitim na pasa. Umahon ang galit sa dibdib niya sa bawat madaanan ng mata. Now, he knew why he didn't fight back. Leia is her half-sister. Marahil ay siya ring dahilan kaya nang malaman ang engagement nila kanina ay agad itong nagparaya. Not because she doesn't love him, but because she was too kind and too generous for the other people na kaya niyang magparaya kahit nasasaktan ng sarili. When you wake up, I will teach you how to love yourself, my love. Something you haven't done for a long time. Now, I know why she's so special to you, Xander. Wika ng ina. She is, ma. Kung hindi niyo pa rin siya matatanggap bilang manugang, iewan ko na lang. Hinaluan niya ng biro ang himig sa ina na kanina pa rin mabigat ang pakiramdam sa mga nasaksihan. He doesn't want her mother to put blame on herself kahit alam niyang hindi ito pabor kay Anisha noong una. Hindi naman ito nanaising saktan ito. I would even prefer a grand wedding for you, Xander. I am grateful for her for finally make my youngest son came to his senses. Gusto ko makita ang kislap sa mga mata mo tuwing tititigin ang asawa tulad ni Zamil at ni Cyrus. Nakangiti nitong wika. Niyakap ng ina at sandaling kumuha ng lakas. She'll be fine, son. Gigising din yan maya-maya. We will pray for her fastest recovery. Salamat, ma. At muli, ay nagyakap ang mag-ina. At dito muna po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa huling yugto ng kwentong One Night Stand. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang pindutin ang subscribe button, pati na din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Maraming salamat po!